ka na. Magluluto ako ng paborito mo. Mukhang gagabihin ako, Rebecca, eh. May konting gulo lang. Anong gulo? Si Barang, yung baliw. Nagwala na naman kanina kung nasan kami. Sasaktan si Deborah. Talaga? Oo, nandito kami ngayon sa barangay. Magre-reklamo si Deborah. Tomas, alam mo, iyang si Barang, ganyan lang talaga yan. Pero mabait yan. Alam mo, magkasama sila ni Mira nung isang araw nung tinulungan ako eh. Tomas, baka naman pwede mong tulungan si Barang. Rebecca, ayoko na makisama pa sa gulo na to. Aling Deborah. So I was wondering if we can add more. Yes. Ah, ate! Oh, kumusta? Andun pa sila sa barangay. Hinihintay ang desisyon ko. Pero, hayaan muna natin silang mangatog sa takot. Okay, tuloy mo lang. Malaki ang atraso sa akin ng barangay yan. Kailangan tuluyan ng mawala ang mga nasa paligid ni Mira hanggang sa maging mag-isa na lang siya at gustuhin niyang umalis na sa bayan na ito. Don't tell me na te-threaten kayo sa bata. Hindi. Hindi ako natatakot sa bata. Nililinis ko ang hermoso mula sa taong mga huwad at sinungaling. Pinalalabas ni Mira na nag-ihimala siya, pero ang himala niya isang ilusyon, kasinungalingan. Yung hermoso kasi... Deborah, pwede ba kitang makausap? Ate, asikasuhin ko lang sila sa loob. Excuse me. Check din namin yung bagong design naman. Rebecca, bakit? Tungkol sana dun sa nangyari kila Barang. Deborah, baka naman pwedeng magkaayos na lang kayo. Pasensya ka na, pero may connection ka ba sa kanila? Tinulungan kasi nila ako nung kailangan ko magpa-dialysis. Mabuti naman marunong kang tumanaw ng utang na loob. At naiintindihan ko na gusto mo silang tulungan. Pero sana hayaan mo na lang kami mag-ayos. Alam ko na tinulungan ka nila para makarating ka sa pagpapagamot mo. Pero sana maalala mo, hindi lang ang katawan mo ang tinulungan kong gamutin, kundi ang spiritual mong buhay. Hindi ba mas mahalaga yon? Huwag nalungkot, anak.